Undrafted si Kai Sotto sa NBA Draft 2022 ang best pure-blooded Filipino prospect sana at ang Pinoy na may pinakamalapit na chance ang madraft sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Pero ano nga ba ang nangyari mga idol? Sa post-draft interview kay Kai Sotto matapos hindi madraft, sinabi nga nito na pangarap pa rin niyang makapaglaro sa NBA at gagawin pa rin niya ang lahat ng paraan para lumakas at mag-improve. Though hindi lang naman mga idol NBA draft ang stepping stone para makapag-NBA dahil maraming players ang undrafted pero namayagpag sa liga tulad na lamang ni Fred VanVleet at Duncan Robinson na nakakuha pa ng malaking kontrata. Hindi umano umayon ang plan A ayon kay Kai at may plan B pa naman daw. Ayon kay Joel Bell, ang agent naman ni Kai Sotto, maraming NBA teams daw ang kumontak sa ating kababayan after ng NBA draft para maglaro sa NBA Summer League. Pero ang desisyon ni Kai Sotto ay ang maglaro para sa Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA tournaments. Lumabas naman mga teorya at spekulasyon ng mga fans na baka raw hindi nagsasabi ng totoo si Joel Bell at walang offer kay Kai matapos hindi madraft kaya nagdesisyon na lamang na bumalik sa Pinas para maglaro sa Gilas. Kung titingnan mga idol sa mga nakalipas na linggo, may signals na magiging undrafted si Kai yun nga ay noong hindi siya ma-invite sa draft combine. Wala ring invitation sa green room ng draft, hindi napasama sa mock draft ng mga sikat na sports website. At ang masakit mga idol during the NBA draft, wala si Kai Sotto sa best available prospects ng ESPN. Naging malaking factor din yung sprain ni Kai Sotto sa kalagitnaan ng pre-draft workouts na nakaapekto sa kanyang performance. Sa naging resulta ng NBA draft sa ngayon, kapansin-pansin na karamihan sa mga na-draft ay mga wing players. Most probably ang hinahanap ng mga NBA teams ay ang mga batang players na kayang dumepensa sa mga pick and rolls at modern type of plays. Ayon pa nga kay Kevin Durant, ang NBA daw ay isa ng liga ng mga wings dahil sa kinalabasan ng NBA draft. At nag-reflect nga yan mga idol ng surprise ang kinuha ng Orlando Magic si Paolo Banchero bilang number 1 overall pick ng NBA draft. Sa kaso naman ni Kai Sotto bilang undrafted player, dadaan na sa ngayon ang ating kababayan sa butas ng karayom para sa pangarap na makapaglaro sa NBA. Sabi nga ni Kai sa interview, kailangang magpalakas at mag-improve pa. Though hindi pa naman katapusan ang basketball career ni Kai Sotto dahil paniguradong madaming foreign leagues pa rin ang kukuha sa kanya kung sakali man. At kung maganda ang may bibigay niyang tulong sa Gilas, hindi malabong mabigyan pa rin siya ng two-way contract ng mga NBA teams katulad na lamang ng Phil-Am na si Ron Harper Jr. Na pagkatapos ng NBA draft ay nabigyan ng kontrata ng Toronto Raptors. Well, kung anong mangyari mga idol, support pa rin kay Kai Sotto, hindi pa katapusan ang career ni Kai. Hindi rin matatawaran ang effort at puso ni Kai Sotto sa pangarap na makapaglaro sa NBA.